ika-9 ng Agosto, ika-19 na linggo sa karaniwang panahon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Matapos pakainin ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo habang pinaaalis niya ang mga tao. At pagkaalis ng mga tao, mag-isa siyang pumunta sa kaburulan para manalangin. Nag-iisa siya roon nang gumabi. Samantala, malayo na sa lupa ang bangka, sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. Nang madaling araw na, pinuntahan sila ni Jesus na naglalakad sa dagat. Nang makita nila siyang naglalakad sa dagat, natakot sila at akala nila'y multo siya. Kaya sumigaw sila. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Lakasan ang loob! Ako ito! Huwag kayong matakot!" Sumagot si Pedro, "Panginoon, kung ikaw nga, papuntahin mo ako sa iyo na naglalakad sa tubig." At sinabi niya, "Halika." Bumaba naman sa bangka si Pedro at naglakad sa tubig papunta kay Jesus. Ngunit natakot siya sa harap ng malakas na hangin at dumulubog na. Kaya sumigaw siya, "Panginoon, iligtas mo ako." Agad na iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya at sinabi, "Taong kaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan?" Nang nakasakay na sila sa bangka, tumigil ang hangin at yumuko sa harap ni Jesus ang mga nasa bangka at sinabi, "Totoo ngang ikaw ang anak ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa sa banayad na ihip ng hangin. Hindi nag-iwan ng anumang sulat si Elias, ngunit itinuturing siya ng mga Hudyo na pinakadakilang propeta sa matandang tipan. Lumitaw si Elias kasama si Moises ng magbagong anyo si Jesus sa bundok ng Tabor. Hanggang ngayon, naghihintay ang mga Hudyo ng manunubos at inaasahan nila si Elias bago dumating ang Mesiyas. Ipinagkatiwala ng Diyos kay Elias ang mahirap na misyon ng pag-akay ng kanyang mga kababayan tungo sa pananampalataya. Karamihan sa kanila ay bumitiw sa Diyos at sumamba kay Baal, isang tanyag na Diyos-Diyosan na pinalaganap ng prinsesang paganong si Jezebel. Nagpahayag sa Elias ng tagtuyot na tumagal ng 3 at 1/2 taon. Ang tagtuyot ang parusa ng Diyos sa kasalanan ng hari at ng kanyang bayan. Lumaganap ang malawakang gutom, kaya tinanggap ni Haring Ahab ang tulong ng propeta. Hinamon ni Elias ang mga propeta ni Baal na patunayan kung sino sa pagitan nila ang sumasamba sa tunay ng Diyos. Humantong ang hamon sa pagkabigo, pagpaparusa at pagpatay sa mga bulaang propeta na alagad ni Jezebel. Nasuklam siya at itinaga sa bato na kailangan ding mamatay si Elias. Tumakas patungo sa disyerto si Elias at doon nagtago. Pagod at pinanghihinaan ng loob, ninais ni Elias na mamatay. Pinadalhan siya ng Diyos ng pagkain at tinapay sa kainutusan na umakyat sa bundok ng Horeb. Doon, ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa isang munting tinig na pabulong. Hindi nakilala ni Elias ang Diyos sa isang malakas na hangin. Hindi rin niya nakilala ang Diyos sa isang lindol o apoy. Tahimik at banayad ang mga pagkilos ng Diyos. Minsan halos hindi siya maririnig, ngunit patuloy siyang magpaparamdam. Makikita siya sa mga simpleng karanasan ng buhay at hindi sa mga pasiklab na mga pangyayari. Hindi niya tayo pinipilit, sa halip binibigyang laya niya tayong magpasya. Hindi rin niya tayo tinatakot dahil nais niya na sumunod tayo sa kanya ng buong pagtitiwala at hindi bunsod ng takot. Lumakas ang loob ni Elias sa kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Naniniwala siya na sadyang malapit sa kanya ang Diyos, kaya't naging buo ang loob niya
sa pagtupad ng gawaing ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Sinubukan din ang pananampalatay ni Pedro kay Jesus nang sinalpok ng malaking alon ang sinasakyan niyang bangka. At nang lumakad si Jesus sa lawa, buong akala ni Pedro na ang anyo ng taong gumagalaw sa dilim ay isang multo. Hindi sumagi sa kanyang isip na si Jesus na kailan lamang ay nagpakain ng tinapay at isda sa madla, ay sadyang naglalakad sa tubig. Panginoon, kung ikaw nga, papuntahin mo ako sa iyo na naglalakad sa tubig. Ikinalungkot ni Jesus ang kakaunting pananampalataya ni Pedro. Nakuha niyang maglakad sa tubig ng ilang hakbang, ngunit pinabayaan niyang magambala siya ng malakas na hangin, kaya't nagsimula siyang lumubog sa tubig. Sa ikalawang pagbasa, nagulumihanan at nabagabag si Apostol Pablo sa hindi pagtanggap ng mga kapwa ni Yahudyo kay Jesus bilang Mesiyas, gayong sila paman ang bayang pinili ng Diyos. Maari kayang binawi ng Diyos ang kanyang pangako? Walang ibang magagawa si Pablo kundi magtiwala na sa mahiwagang paraan ng Diyos. Ang kanyang mga plano ang matutupad.